Mga tangay, ang oras, alas 12.33 ng tanghali. Noon at ngayon, GYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, August 17, 2022. At narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayon tanghali. Empleyado ng Paleco, huli sa entrapment operation dahil sa kasong estafa. Paleco, paiimbestigahan ang nangyari at nangakong hindi ito tolerate ang empleyado. Presyo ng asukal sa lungsod halos doble na simula pa noong nakaraang linggo. Konsehal LG Dabasco, idireklamo ng boss ni Jovelyn Galieno. Ilang miyembro ng CBST, sinanay ng DOT Mimaropa sa eco-guiding. Balitang showbiz, actress na si Carmi Martin spotted sa Puerto Princesa. Sa balitang kuyunon, DSWD Secretary Erwin Tulfo ingapura ang implementing rules and regulation para sa solo parents law. At para sa ating balitang good vibes, isa pang mannequin na nakaangka sa isang rider spotted sa highway ng Puerto Princesa. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pero padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. DYPR Balita Tanghali. 30
37 minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita. Huli sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad, ang isang empleyado ng Palawan Electric Cooperative noong araw ng Lunes, August 15 sa Barangay Santa Lourdes. Isinagawa ang entrapment operation matapos humingi ng tulong ang isang negosyante sa pulisya dahil sa di umano'y siningil siya ng suspect na si Gary Ostares Vasquez alias Gary Ponsa ng halagang 590,000 pesos para sa pag-aproba ng kanyang Paleco application line at installation ng electrical line sa kanyang business establishment. Sa ikinasang entrapment operation ng Police Station 2, noong matanggap na ng suspect ang pera, ay agad na hinuli ng mga otoridad si alias Gary. Nakuha sa suspect ang budel money na ginamit sa operasyon. Aminado ang suspect na hindi siya otorisadong tumanggap ng anumang bayad para sa Paleco. Ang suspect na si Gary Ostares Vasquez ay Member Services Division Area Central ng Paleco. Samantala, kinumpirma naman ng Member Services Division Chief Institutional Service Department ng Paleco na si Vicky Basilio na empleyado nga ng Palawan Electric Cooperative ang suspect. Sabi ni Basilio, hindi ito tolerate ng Palawan Electric Cooperative ang nangyari at paiimbestigahan nila ito. Nakadepende daw sa kalalabasan ng investigasyon ang magiging parusa ng suspect na si Gary Ostares Vasquez. Sabi ni Basilio, ang lahat ng transaksyon sa Paleco ay dapat ginagawa lamang sa loob ng Paleco at kapag may babayaran ay may ibinibigay na official receipt ang Paleco. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Ms. Vicky Basilio ng Palawan Electric Cooperative. Na-confirm din po natin na talagang empleyado po siya ni Paleco. Nakakalungkot na balita ito, pero rest assured sa ating mga membro na hindi ito tinotolerate ni Paleco. So ito po ay papaimbestigahan ng Paleco, ng management ng Paleco para malaman kung ano talaga yung nangyari dito sa usapin na ito. So para makuha natin yung side ng nagre-reklamo at yung side din ng empleyado ng Paleco. At from the investigation, saka natin malalaman kung anong susunod na hakbang dito sa usaping ito. Kung talagang lumabag ba sa code of discipline ni Paleco itong empleyado. So maaaring kung ang nalabag niya ay for suspension, di-suspended siya. Kung ang nalabag niya ay for dismissal, so maaaring ma-dismiss siya. Supposedly ang transaksyon ay dapat ginagawa sa loob ng opisina. So ang hindi lang natin alam kasi nga hindi ko pa alam yung buong kwento nito, no? So maaaring may iba silang transaksyon na mayroon siyang ibang transaksyon dun sa kausap niya kasamang Ruth. Kaya sinasabi niya na hindi siya authorized makipag-transact sa ganon. Pero kasi lahat ng transaksyon patungkol kay Paleco, supposedly dapat ginagawa sa opisina ng Paleco. So kung may papabayaran, dapat documented yan. May statement of account, makikita mo doon ano yung binabayaran mo, magkano yung iyong binabayaran, at hindi sa tao binabayaran kasama Ruth. Sa teller mismo ni Paleco, babayaran yung mga bayarin para sa mga services ni Paleco at syempre may kaakibat ito na official receipt para patunay na nagbayad ka ng services ni Paleco. Kaya na kinabanggit, hindi tinotolerate ni Paleco yung usapin na nangyari kasama ng Ruth at yung mga member natin at would-be member, kung kayo po ay mag-a-apply ng kuryente kay Paleco sa opisina ni Paleco, makipag-transact. At syempre, dapat yung mga babayaran nyo documented lahat. So, para maiwasan po natin yung ganitong pausapin. At syempre, gaya ng aking nabanggit, rest assured yung ating mga membro, hindi ito tinotolerate ni Paleco. Ito po ay papaimbestigahan para hindi na mangyari ulit yung mga ganitong usapin. Ang tinig ni Ms. Vicky Basilio, ang Member Services Division Chief Institutional Services Department ng Palawan Electric Cooperative. Sa ibang balita, presyo ng asukal sa lungsod ng Puerto Princesa tumaas ng halos doble simula pa nakaraang linggo. Ang detalye ng balita, hatid ni Jenny Belmonte. Ang halos doble simula pa nakaraang linggo ang presyo ng mga produktong asukal dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Ang dating presyo ng white sugar na 2,500 per sack ay nasa 4,750 na ngayon. Gayun din ang brown sugar na dating 1,850 lang ay tumaas na sa 3,300 hanggang 3,450 ang presyo ng kada sako nito.
Kung kinilo naman ay nasa 88 hanggang 90 pesos ang kilo ng brown sugar at 100 pesos naman ang kilo ng white sugar. Ayon kay Rosalia Posta, katiwala na may-ari ng Sangkor sa New Public Market ng Lungsod, bagamat hindi sila sigurado sa totoong dahilan, ay base sa kanilang supplier na damage daw ang tubuhan sa Negros kung saan nanggagaling ang mga produktong asukal. Ito daw umano ang dahilan kung bakit kulang ang supply ngayon kung kaya't biglaan din ang pagtaas ng kilo nito. Samantala, ayon naman din kay Aling Loreto Romero, kapatid na may-ari ng Shirley Roa Stores sa Old Public Market ng Lungsod, ay matungal daw talaga ang bentahan ng mga asukal ngayon at wala rin silang ideya kung hanggang kailan pa ito magtatagal. Jane Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Jenny Belmonte. Si Konsihal Elgin Damasco inireklamo ng boss ni Jovelyn. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Inireklamo ng dating boss o amo ni Jovelyn Galieno, si Konsihal Elgin Damasco. Ang ugat ng reklamo ay dahil daw sa pagpaminilit ng pagpapa-interview o pag-interview nito ng walang paalam sa boss ni Galieno. Ayon kay Consul Elgin Damasco sa panayam ng DYPR, bago sa nag-interview ay nagpaalam siya at ilang beses niya itong nakausap tungkol sa interview. At kung hindi umano ito nagpa-interview, dapat ay nagsabi na agad ito pero humaba umano ang kanilang usapan sa loob ng halos 5 minuto. At wala naman itong sinabi na ayaw niyang magpa-interview. Siya na pahayag Damasco at sinabi nga niya na may karapatan siya na magsagawa ng investigation dahil membro siya ng Fisher Under Council ng City Council at ng City Government at para maihayag ang mga nangyari ay kailangan niya mag-imbestiga. Maliban pa sa umano'y hindi naman binabawalan sila na sa pagiging konsehala ay pinapractice niyang pagiging media practitioner kaya wala siya nakitang mali sa kanyang ginawang hakbang para matulungan ang pamilya ni Galieno na malaman kung nasaan ito at kung papaano ang pangyayari. Maliban dito, ayon kay Consul Elgin Damasco ay nakahanda siyang humarapa sa anumang investigation o query tungkol sa kanyang ginawa dahil wala muna siyang nagawang mali sa nangyari kundi ang pagtulong bilang konsehal ng Lungsod ay kanyang obligasyon at bilang media practitioner ay para ipaalam sa taong bayan ang mga nangyayari. At wala umanong sa pilitang pag-i-interview na naganap na kitang-kita naman sa pag-interview nito sa dating boss ni Jovelyn Galieno. Samantala, kahit na iakyat ito sa City Council para pag-usapan ay wala naman manong problema. Ang mahalaga ay nasagot niya ang reklamo ngayon pa lamang na nasa tamang disposisyon siya ng gawin ang interview at pagsisiwalat ng kung ano ang nangyari. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin na. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita, nagsagawa ang Department of Tourism Imaropa ng eco-guiding training na nakatuon sa birdwatching. Ang training ay 7 araw na isinagawa sa lungsod na nilahukan ng 24 o 24 na partisipante mula sa ilang community-based sustainable tourism sites sa Puerto Princesa City. Layunin ng pagsasanay na bigyan ng kaalaman ang mga community guide ng iba't ibang destinasyon na matatagpuan sa lungsod ng Puerto Princesa at Palawan. Isa kasi ang bird watching sa tourism activity na pwedeng gawin ng mga turista na nais makita ang iba't ibang uri ng ibon na makita lamang o makikita lamang sa lungsod at lalawigan. Ang mga sumali sa training ay ang 15 miyembro ng Community-Based Sustainable Tourism o CBST ng Puerto Princesa na nagmula sa Bakungan Mangrove Ecotourism Service Cooperative, Sandiwa Floating Cottages, Salvacion Ecotour, Tagkuriring Falls, Baruang Magic Island, Kanigaran Bangkaw-Bangkaw Floating Cottages and Sandbar, Inagawan CBST, Maoyon CBST, Tagabinet 100 Caves Cooperative at Sabang Mangrove Paddle Boat Tour. At ang 9 na miyembro na mula sa LGU Nara, Mount Victoria Guide at DENR, Pamoricos. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito ay natutunan ng partisipante ang pagkilala sa iba't ibang uri ng ibon gamit ang mga binoculars, spotting scope at field guide upang maitala ang mga ibong nakita at alamin ang kinabibilangan nitong family of birds.
Nagkaroon din ng mock tour ang grupo sa Barangay Naksan at Irawan na pinangunahan ni Mr. Adrian Constantino at Mr. Erickson Tabayan. Ilan sa mga nakita ng mga partisipante ang mga endemic birds tulad ng Palawan Hornbill, Palawan Tits, Blue Nape Parrots, Palawan Flow Flower Pecker, Palawan Asian Fairy Bluebird, Red-Headed Flameback, Yellow-Throated Leaf Bird at marami pang iba. Naging evaluator ng nasabing MAC Tour sina City Tourism Officer Demetrio C. Alvior at Provincial Supervising Tourism Operations Officer Arnold Valdez. Tumanggap naman ng sertipiko ang 24 na partisipante sa nasabing pagsasanay. Nagpasalamat sa Department of Tourism ni Maropa ang mga partisipante sa dagdag kaalaman na kanilang natutunan sa pagsasanay na kanila namang o kanila namang nababahagi sa mga turistang nais mag-bird watching sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Labing isang minuto bago mag-alauna ng hapon, National Tuberculosis Day ng DOH nagbigay ng libreng serbisyong medikal. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Sa Provincial Government Palawan Convention Center, sinagawa ang libreng serbisyong medikal ng Department of Health para sa National Tuberculosis Day kahapon, kung saan naglagay sila ng one-stop-shop health services sa loob ng convention center. At kabilang sa serbisyo ang tuberculosis screening, HIV testing, leprosy screening at pagbabakuna laban sa COVID-19, physical therapy, treatment and consultation, at ang pamamahagi ng long-lasting insecticide mosquito net. Kulambo na panlaban sa kagat ng lamok na maaring magdala ng malaria at iba pang sakit na nadala ng lamok. Bahagi ng programa ay ang jingle making contest at lahat ay inanyayahan kahapon na makilahok sa selebrasyon ng Tuberculosis Day. Bago nagsimula ang health services sa convention center ay nagkaroon muna o sinimulan ito ng naiksing motorcade mula sa Baywalk patungo sa ibinabinyo ng convention center ng pamahalang panlalawigan na nakapagbigay servisyo sa ilang daang mamamayan sa lungsod na pinangunahan ng Department of Health Palawan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mapanawin niya. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weights training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Center between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend. Join the squad. See
see you at the camp. DYPR, Balita Tanghali. 7 minuto bago mag-alauna ng hapon sa pagpapatuloy ng ating balita, mga magulang abala na sa pamimili ng school supplies. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Jenny Belmonte. DYPR, Balita. Sa pagsisimula ng face-to-face classes ngayong buwan ng Agosto ay abala simula pa nakaraang linggo ang mga magulang at mga mag-aaral. Sa hapon August 16, 2022, sa paglilibot-libot ng DYPR Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa, ay kita ang dami ng mga abalang magulang at estudyante sa pamimili ng mga kagamitan na kinakailangan para sa pasukan. At dahil nga sa ilang taong dinahin po ang face-to-face na pag-aaral at panibagong hamon na naman ito para sa lahat, ay inalam din ng nasabing himpilan ang mga tangunahing presyo ng mga school supplies ngayong taon. Ang kasalukuyang presyo ng notebook ay 8 pesos hanggang 10 pesos ang 40 nibs. Ang ballpen ay 8 pesos. Lapis bunggol 2 ay 8 pesos. Tantasa, 5 pesos. Crayons, 21 pesos. Ruler, 3 to 5 pesos, depende sa size and design. At nasa 79 hanggang 239 pesos naman, depende sa klase, ang presyo ng mga simpleng bag para sa mga bata. Bukod dito ay inalam din natin ang presyo ng uniform ng mga elementary students kung paan ay nagkakahalaga ng 219 hanggang 250 pesos ang blouse o pantaas, 128 hanggang 176 para sa skirt at 136 hanggang 176 naman para sa shorts ng mga batang lalaki. Kung mapapansin natin ay tumaas din talaga ng kaunti ang presyo ng ilang mga school supplies ngayon kung para noon na wala pang pandemic. Samantala, ayon kay Joy Saldino, ina ng grade 1 student, bagamat mahirap ang buhay at hindi man niya maibili ng kumpletong gamit ang kanyang anak, ay laking pasasalamat pa rin daw niya dahil pabor siya sa face-to-face na pag-aaral ngayon. Anya, hindi gaya ng modular class, ay batid niyang mas matututukan sa face-to-face na pag-aaral ang mga estudyante, lalo na ang mga nasa grade school. At bilang isang magulang na kasalukuyan din nag-aaral sa kolehiyo, ay mahirap talaga para sa kanya ang pagsabayin ito. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Jenny Belmonte, sa baritang kuyunon. DSWD Secretary Erwin Tulfo, ingaporaran ang rules and regulation para sa solo parent law. Ang baritang kuyunon, yatid ka na tayo ni Ms. Nanette Pijap Cotrampe. Inganunsyo na DSWD Secretary Erwin Tulfo ang pagtukod isang working group na mag-ubray ang implementing rules and regulations, o IRR, para sa Expanded Solo Parent Act na kilala bilang Republic Act 11861. Para magarantiya ang mga solo parent o ang mga gapakulay andang mga bata nga sandalamak, ang mga manigwat ang laing tugpatan andara ang RA 11861 nga Expanded Solo Welfare Act of 2000. Kaya dalumi ang lay ang isarang gurang-gurang nga gapakulay anang bata nga sandalamang nga agakita i-minimum wage o mas mababa pa, ay kariresibi i 1,000 pesos kada bulan alin sa gobyerno ang lokal o LGU kung arasan da pa ibang naririsibi alin sa ibang programa. Sanda kariresibi ra i 10% discount, igin di rin nagbayad ang 20% value-added tax para sa gatas ang bata, mga bitamina, diapers, bulungan, resita, mga bakuna, igiba pang mga medical nga kaministiran sa kabut sa anong kadagunang edad ang bata. Ang National Housing Authority o NHA tatawanda i-prioridad ang mga solo parents para sa mga baratong pabalay ang gobyerno tatawan sanda mas paborable nga pagbaraya din. Otomatiko ra nga ang PhilHealth ni itatawan sanda lang lagi. Sarang solo parents, sarang daba kabuli scholarship nga itataw ang TESDA Commission on Higher Education o sa Department of Education basi sandang eligibility requirements and condition. Ang batay na sarang daba kabuli full scholarship basta mas mababa sa 22 andang edad. Ang isarang solo parent nga may mga bata nga gadal tatawan na prioridad sa 4Ps o ang new pangtawid ng Filipino program
Basta ang danging kikita, mas mababa sa minimum mga sweldo. Sarang sandara magpakita rin livelihood support sa dalumi ang DSWD, Sustainable Livelihood Program. Si Kulki Tulfo ang bagong lay makakabinitik yun sa single parents na panadili nga galput anang mga bata. Sa pag-ipikto ang bagong lay, napipinto nga mas matamang solo parents na malilisid ang kabubultabang para sa matinglong pangabwi. Ganit siya po Trampe para sa DYPR, Baritang Kuyunon, ang sakaunan sa pag-ipusuni ang mga palawenyo. At para sa ating Police Board, Provincial Level Most Wanted natiklo sa Barangay 4, Rojas, Palawan. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Naharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022, Section 5 in relation to Section 226B, Article 2 ng Republic Act 9165, ang kinakaharap ng most wanted person at rank number 1 wanted sa provincial level, ang suspect na si Duji Madamay, 22 anyos, binata, na residente ng Barangay 4, Rojas, Palawan. Kung saan walang piyansa ang ibinaba ng korte para sa pansamantala na itong kalayaan. Natiklo ang suspect ng Rojas Police at Palawan PDEA at Palawan Provincial Police Office, PDEA Special Intelligence Unit at iba pang Anti-Drug Enforcement Unit at Police Operative sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Paul Hagnis Jr., Presiding Judge, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 95, Rojas, Palawan. Ang suspect ay nasa custodia na ng Rojas Municipal Police Station. Romy Luzares, para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenya. Maraming salamat ka sa mga Romy Luzares, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw.
at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. DYPR Balita Tanghali Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, actress na si Carmi Martin spotted sa lungsod. Ang detalye ng balitang showbiz hatid ng showbiz insider Joel Contrevida. Showbiz Balita. Nasa Puerto Princesa for the first time para magbakasyon ang mahusay na actress na si Carmi Martin. Personal niyang sinadya para magpahinga muna sa showbiz ang kaibigan niyang si Andrea Trinidad ng Balaytoco at para makarating rin siya sa lungsod na hindi pa niya napupuntahan. Nag-underground river, nag-island hopping sa Honda Bay at bumisita sa Yamang Bukid Farm ang ilan sa mga ginawa ng actress dito. Solo lang nagbakasyon si Carmi sa lungsod at lubos itong nag-enjoy sa mga napuntahan niya. Pamilyar sa mga millennials si Carmi sa famous itong linyang Ang Mundo ay isang malaking kiyapo, maraming snatcher, maagawan ka, lumaban ka. Mula sa pelikulang No Other Woman. Napapanood siya tuwing linggo sa GMA sitcom na Happy Together bilang tsahe ni John Lloyd Cruz. Joel Contrevida para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. Showbiz Balita, Balitang Good Vibes. At para sa ating balitang good vibes ngayong tanghali, mannequin fever still continues at may bago na namang sighting ng mannequin na nakaangkas sa isang rider ang naispatan sa highway ng Puerto Princesa. Kwento ng vlogger na si Archie Barone, akala nila ay Halloween na dahil may nakasabayan sila sa kalsada na nakataas ang paa habang angkas ng isang motor. Kinabahan sila nung una dahil akala nila ay kung ano na. Ngunit nang malapitan ay doon nila na-discover yung paa ito ng mannequin na isinakay ng isang rider. Matatanda ang trending noong isang araw ang rider na pinigil ng mga traffic enforcer dahil nakitang may angkas ito na walang suot na helmet. Ngunit nauwi na lang sa It's a Prank ang eksena matapos malamang mannequin lang ito. Tila nauuso ang nagpapadeliver ng mannequin lately, ngunit sabi ni Barone ay nakakatuwa pa rin at nakakabilib ang mga rider na nagde-deliver nito dahil kahit nakakatawa silang tingnan ay kita naman ito sa kanila. Balitang Good Vibes! Tanghali ka, Louie Oliva, kay Tito Inglian Sanas, at kay Kap Vanja Aquino, kay Ate Ida Viray. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas, alas 1 hanggang alas 6:30, DYPR Balita, dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Magandang tanghali po kay Raymond Lim, watching from Mandaluyong. Muli, ako po si Nico Mendoza Tan, at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa 95.1 FM.